So guys, sarado na tayo, no? 6 PM na. Nandito ako tayo sa loob ng bahay. Wait lang, dyan lang kayo. Pati si Maris wala rin, sinabihan kayo. Wala rin, nagtago na rin. Ano, siya ko lang nakipag-usap dyan, kaya nagpapatigas na usap. 40 lang dito na rin, ko pinayin. Bakit pinautang niya ng 40 na? Di ba 20 lang yung sinabi niya? So ayan guys, inuuna ko dyan yung malambot na kamatis na, no, para sa ating sinigang sa hipon, no, yung medyo malapit na siya, no. Ayan, kailangan ko lang swap talaga, no, yung medyo malambot-lambot. Bago ka... So ating hugasan, hinuhugasan ni Madam Jude's ang kamatis para masarap. Ayan na. So, etong kangkong guys, binababad ko muna talaga siya, no. Ayan, binababad ko yung kangkong para lumitaw yung mga dumi-dumi niya, 'di ba? So ganun, no. Ayan ang aking strategy sa pagluluto ng sinigang sa hipon. Binababad ko muna yung kangkong para yung mga bangil-bangil ba. And then guys, pag nagsisigang ako sa hipon, no, medyo malalaki yung cut talaga ng mga sibuyas, no, para mas manunuot talaga yung lasa niya. Kasi ganoon naman talagang kinalakihan natin na medyo malaki yan. Apat-apat na squeeze lang. Apat-apat na cut lang yung ginagawa ko, guys. Ayan. So kung nakikita nyo guys, no, apat na hiwa ang ginagawa ko. So para makita pa rin yung ingredients na nandun sa sinigang, ba? Diba? Gusto mo yun? Ang dami pang sinasabi, no? At ang pinakamasarap talaga sa baw ng hipon ay ang ito, yung hugas bigas. Ito yung natutunan ko sa lola ko na hugas bigas talaga, kasi mas malinam na, mas malasa yung pagkahipon, yung sabaw ng hipon, pagka hugas bigas yung ginamit mo, diba? Ayan, ang ginagamit ko talaga guys, yung unang hugas, ayun talaga ang ginagamit ko guys. So ayan, ayan guys, so guys, yan. Papakuluan natin itong tubig muna, na magpapakulo tayo ng tubig para sa ating sinigang na hipon. Ito guys, yung unang hugas to, ah, para mas malasa yung sinigang na hipon natin. So guys, antayin lang natin tong kumulo, tong pinaghugasan ng bigas, no, para mas malasa yung sinigang na hipon natin, 'di ba? Gusto mo 'yon? Hi po, ito pong si Gabgab, ang aking pamangkin na iyakin. Hayo ka, smile ka sa kanila. Wait. Smile ka. Ayun, napunta ka din ayun. Hello. Hello mo, hi. Hi ka. Magay ka sa kanila. Hello guys. Welcome to my YouTube channel. Ako po yung pamangkin ni Superbox ng Bayan. Ang puti-puti po niya, no. Igluto po kami ng sinigang ng hipon. Diyan lang kayo guys. So, ang kulang natin guys is sealing green. So, wala kaming sealing green dahil kami lang naman ang kakain kahit wala ng sealing green. Hindi na malengke yung kapatid ko. Yan. Dahil sabi ko nga guys, is kami lang naman kakain. Eh, ang ilalagay namin pampaasim ay ito. At ito. Ayan guys. Ayan pang pampaasim namin, no. Kasi simple lang naman yung lulutuin namin yung sinigang, no. Sinigang na hipon. Ayan. Papakita ko yung hipon. Wait lang. So ayun guys, yung hipon, no, buhay pa. Nakakaloka. Hello hipon, no, yan. Nakababad siya kasi matigas-tigas pa, no. Gusto mo yun, Ate Rose Jam, matigas-tigas pa, yan. Nakababad yung hipon, yan, kasi matigas-tigas pa. So mamaya, ilagay natin yan, ha? Mamaya-maya pa, guys. So guys, no, inin na yung, ano namin, rice natin. Wow, ayan na yung rice. Ready na. Pack na pack. So guys, ako guys, may ibang version ako ng pagluluto ng sinigang na hipon. So akin, ginigisa ko muna yung kamatis tsaka sibuyas. Kung ano man yung dekado, no, para mas manuot yung lasa. So ayan guys, meron na siyang konting oil. Then nakikita nyo, kumukulo na yung pinakuluan nating tubig bigas. So ayan guys.
Ayan. Bigyan lang natin ng konting bisaya. Para mas lumasa yung sulugang ng hipon. Kailangan bigisa. Ayan ang ibang, kakaibang version. Masarap yan guys. Kasi na-try ko na rin ito dati. Dati ako yung tigaluto namin. Ayan. Iba't ibang. Ayan. Lagyan natin ang celery. Ayan. Para mas malasa. Ayan. So, ang sarap lang guys. Ayan. Ayan. Kakaibang sinigang na hipon to. Diba? Pang mala. Ang bango-bango. So guys, so tapos ko na siya nag-isa. Ngayon, lalagay ko na siya dito. Kumukulo na. So, tapos natin. Yeah. Wow! Oh my God! Ang sarap niyan, guys. So guys, isang kulo pa para mag-manuot talaga yung lasa niya. So ayan, kumukulo na. Lagyan natin ng konting asin. Yung sakto lang. Tansya-tansya lang. Konting bechin. Tak, tak, tak. Ajinomoto. Tak, tak, tak. Ayan, ganun. So, ayan guys. Kumukulo na at naamoy ko na yung aroma niya. Nung sibuyas, kamatis, at yung celery na nilagay ko, no? So, ilalagay na natin yung hipon. Sarap ito. Yan, so lalagyan na natin yung hipon. Yan, oh my God, sarap. Oh, yan. So ilalagay natin, huli natin 'to ilalagay, no? Hugasan natin 'to. So ito na guys, no. Ayun na, ang sarap oh. Wow. Sarap. Wow, 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 wow. So guys, unahin natin yung kangkong. Huli natin ilalagay yung pang-asim para hindi masira yung pagka-texture ng kangkong, no. Lagyan natin yung kangkong. Yan, huling-huli po yung pang-asin para maluto ng maayos yung kangkong. Yan, sarap. Ayan. Guys, ayan. Sarap. Diba? Pak. Lutuin muna natin yung gulay kasi huli natin yung pang-asin. So ganito ako magsigang talaga ng hipon mga guys. No, ginigisa ko talaga yung mga recado muna para mas manuot lasang lasa. Ayun. So guys, antayin lang natin yan. Sarap-sarap po. Sarap. So okay na guys. Luto na yung gulay. Lagyan natin itong pangasin. So ayan guys, okay na, titirahan natin si Mudra, no? Parang wait lang guys, tayo. Tirahan natin si Mudra ng tatlo, kasi I love you. I love you, yeah. Ayan, kay Mudra to. Kasi syempre, kailangan ng gulay-gulay. Sarap. Hipon kasi guys, nauna na ako. Itinda pa ako eh. Kahit naka-close na. Kasi may mga bumibili pa. Sabi naman yung benta natin. Tara, sabagang ako kumain. Ako guys, hindi ko na natanggal ko. Pinakain ko eh. Ayun, nakain ko rin. Alam mo yung pag hindi tayo sibuyas sa kamatis, alam mo ka talaga yung nasa. Kahit walang sarikado. Gusto ko lang naman dito na sa ulit.
na lang kinuha ko kasi marami pa kami. Nakakasal naman natin. Ang sarap. Bibili pa sa Lobo. Ayan o, si Beba. O, oh, diba? Pak! Fruities daw. Ito, bibili pa sila. Ito. O. Oh. Ayan. Sa akin, Dai. So, 14 plus 17 plus 15. 46 lahat minus 100. 54. So, 54 guys yung sukli niya.